Ang mga bukol po sa panga ay maaari nating i-classify bilang odontogenic at saka non-odontogenic tumors, no? Ibig sabihin nito, kapag odontogenic, may kinalaman po ito sa pagtubo ng ngipin. Kapag non-odontogenic naman, ito po ay hindi dahil sa pagtubo ng ngipin, ngunit nagkakaroon ng problema sa pag-develop ng ating panga. Kapag benign po, usually ito po yung mga cystic tumors natin na karaniwan lumalaki. At kapag malignant, ito po yung mga cancerous tumors natin na maaring magdulot ng mas grabing komplikasyon kumpara sa mga benign tumors. Ang mga risk factors po nito ay usually developmental, no? Kapag ito po ay nakuha habang lumalaki po ang ating pasyente, no? At maaari din naman po itong makuha sa dulot ng trauma kapag meron pong sakuna na ng ating pasyente. So, ang signs and symptoms ng mga problema sa ng mga bukol sa panga ay siyempre makakapa niyo po ang bukol na unti-unti pong lumalaki. Ang pagluwag po, no, on loosening of mga ngipin ay inyo rin pong mapapansin. At kapag ito po ay patuloy na lumaki, magkakaroon po ng problema sa pagbuka, pagsara ng bibig, maapektuhan na rin po ang kanilang paglunok at paghinga. Kinalaunan po, ito po ay maaari din magdulot ng tinatawag nating facial asymmetry sapagkat hindi na po nagiging pantay ang bahagi nito ng kanilang mukha. Ang mga bukol ito ay usually nating nadadiagnose sa pamamagitan ng paggamit ng mga diagnostic modalities tulad ng imaging. Isa na dito ang X-ray, yung radiograph, o di naman ay ang ating CT scan or mga high-resolution computed tomography. Ito rin po ay kailangan ma-biopsy, no? Para nga malaman natin kung ito po ay benign lesion lamang. Usually kapag surgical management yung ating gagawin, kakaroon tayo ng wide excision itong tumor. At tinatanggalin natin yung bahagi ng mandibulo, yung tinatawag naming segmental mandibulectomy. At dahil magkakaroon tayo ng bone defect, kailangan natin itong reconstruct sa pamamagitan ng paglalagay ng mga titanium implants, no? Yung mga reconstruction plates na tinatawag natin. At syempre pa, kailangan natin ibalik yung soft tissue defect at i-reconstruct din ito para mabuo yung bahagi ito ng kanyang bibig at ng kanyang muka. Ang mga bukol na ito ay kapag natin napabayaan ay patuloy pong lalaki at magdudulot ng facial asymmetry. At ito po ay magdudulot din ng problema sa pagsara at pagbuka ng bibig. Karaniwan, apektado rin po ang paglunok at paghinga ng ating mga pasyente. Thank you.